More horsepower ba ang hanap mo mga Lodi? Gusto mo bang patulinin na yung sasakyan? Then nasa tamang channel ka. Pero bago tayo mag-start sa explanation natin regarding kung paano ba natin patutulinin natin sa sasakyan, click mo yung subscribe button kung di ka pa nakasubscribe. Also, i-like mo na rin ang video kung nagustuhan mo rin. Di ba comment kung may suggestion or question man kayo patungon sa ating mga video. Okay? So ayun, guys, ano nga ba ang topic natin for today? Siguro nakita nyo na rin siguro sa video, di ba? Nakita nyo na sa title, pero sabihin ko na rin ulit. Cold versus ram air intake. Okay, so bago tayo magsimula, i-explain natin ng each topic na ito. Magsimula muna tayo sa ram air intake. Pakita tayo ng example ng ram air intake para hindi tayo ma-confuse kung bakit nga ba natin isinama ito sa topic. So, ito yun. So, kung nakita niyo man sa video, ang ram air intake, technically, yun yung parang stuck na. Stuck sa ating mga sasakyan. And usually, saan ba ito kumukuha ng hangin? Doon sa loob ng ating engine bay, which is yung sa loob ng engine bay na yun, since sobrang igse ng ating piping, or actually, minsan talaga wala namang piping, ang nangyayari ay yung hangin ay sobrang init na. Okay? Means to say na kapag sobrang init ng hangin na kinukuha ng ating sasakyan, then less fuel ang nasusunog. So ano bang kailangan natin? Siyempre, nasa topic natin na more horsepower, di ba? Kaya kailangan natin magpalit ng cold air intake sa ating sasakyan for more horsepower. Okay? Pero bago tayo magsimula dun, ano ba ang benefits ng short ram air intake? 1. Less weight. Siyempre, dahil wala ka naman idadagdag sa sasakyan mo, magaan pa rin ang sasakyan mo. Diba? Ano pa ba? Of course, hindi ka nagagastos. Stuck eh. Diba? Stuck yung ginagamit mo. Okay? So, yun ang benefits ng ram air intake or masabi na rin stock intake sa ating mga sasakyan. So, magpunta na tayo doon sa kung ano nga ba ang cold air intake na sinasabi natin. Kung usually, kung di nyo man alam, edi ito ang video, example video ng cold air intake. Okay, so kung nakita nyo man yung iba, sumobra naman sa haba na nilabas na. Well, anyways, since that's also a good way kung paano nga ba patutulinin and paano makakakuha ng cold air intake. Pero I don't not recommend na ilabas nyo pa siya sobra sa ating headlight since napatunayan na sa ibang video na hindi siya ganun ka-effective. Okay, so ito ang much more effective ng pagpalit into cold air intake.
Ito yun. Ito yung video na yan. Okay. So, since nakita nyo na, magpunta naman tayo sa benefits ng cold air intake. Okay? So, ayun nga. Of course, kasama sa benefits ang more horsepower. Pero, paano nga ba tayo nakakuha ng more horsepower sa pagpapalit lang ng cold air intake? So, as the word itself, cold air. The more dense the air is, the more fuel na susunugin ng ating sasakyan. Meaning to say, more horsepower. Okay? So, kung ikaw talaga ay isang may dugong racer talaga at gustong-gustong patulinin na yung sasakyan, ito yung number one na mostly ginagawa nila dito sa Pinas. So, bago tayo, since magastos ang paglagay ng turbo, so ito talaga yung usually na modification ginagawa natin, kalahatan sa ating sasakyan, kasama na rin sa mga motor. Okay, kung may motor ka, ganyan minsan, diba? Nagpapalit tayo ng mushroom intake, so mga ganon. Anyways, so, mushroom filter, mga ganyan, depende kung anong trip mo. Pero, ang pinakamagandang suggestion, gustong-gusto mo talagang hindi gumastos gaano sa ating pagpapatuloy ng sasakyan, ito ang tama at pinakamurang modification na magagawa mo sa iyong sasakyan. Ang pagpalit ng stock intake to cold intake. Okay? So, however, ano nga ba ang disadvantage ng pagpalit nito to cold intake? As na-explain ko nga kanina, dahil nga ay more dense ang ipapasok na hangin and magsusunog to ng mas maraming gasolina, syempre magastos ka sa gasolina. Okay? So, ano pa ba? Lalong bibigat yung sasakyan mo. Pero, anhin mo naman yung at least 2 pounds, 4 pounds na additional weight sa iyong sasakyan kung mas malaki naman ng horsepower ang idadagdag nito at mas tutulin ang iyong sasakyan, di ba? Disadvantage pa ay medyo yung engine bay natin ay hindi na siya ganong kaluwag since maglalagay ka ng additional piping sa loob ng ating engine bay. And one is magastos. So, yun talaga yun. Siyempre, even though na magastos to dahil naghahanap ka na patulinin na yung sasakyan, then ito ang pinakamurang way kung paano natin patutulinin ang ating mga sasakyan. Okay? So, ayan nga mga guys, and ito lang ang quick video regarding kung paano pa nga natin patutulinin ang mga sasakyan natin. Hoping na nagustuhan nyo ito, at kung nagustuhan nyo man, please click subscribe, like the video, share, and leave a comment.